Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, ikagalak natin tanggapin ang napakadakilang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong paalalahanan ng ating Panginoon upang tayo patuloy na magsipamuhay ayon sa kanyang dakila at banal na kalooban. Sapagkat sinasabi po, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga kasulatan, sa aklat ng mga awit, ganito po ang sinasabi. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Alamin natin, sabi po sa mga kasulatan. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi natin alamin, nalalaman natin, nakasulat lagi, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng pahayag ng Panginoon, ang bayan napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya sinasabi naman ngayon sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng nasa sulat, alamin natin na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo Kanya. Pagmamay-ari po tayo ng Panginoon, siya ang lumalang sa atin. Ano pa po ang nakasaad dito, mga kapatid? Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Ibig kong sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, ang Kanyang tupa ay ang Kanyang bayan. Ano po ang dapat nating maunawaan at malaman? Yan pong kawan ng Panginoon at ang bayan ng Panginoon ay binigyan po ng napakadakila at banal na pangalan ng Panginoon ayon sa mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Alamin po natin, mga kapatid, ano po yung bayan na sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propesiya, sa pamamagitan ng mga salita ng mga banal na propeta. Nandyan po, mga kapatid at mga kaibigan. Nakalagay po sa screen ng inyong mga gadget. Inilalagay po namin dyan yung mga ilan sa mga katibayan upang sa ating pagsasaliksik, mga kapatid at mga kaibigan, maalaman natin ang lahat ng mga bagay ukol sa ating kaligtas. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Bilang tayo ang bayan ng Panginoon, ayon siya nasa sulat, ang Kanyang banal na bundok ng Sayon. Sa ating pagkaalam, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang buong kagalakan na patuloy nating ipaalala sa isa't isa. Sa banal na bayang ilang, ipahayag natin, mga kapatid, sa banal na bayang hirang na nating dakila, Panginoon, pinupuri siya. Patuloy nating purihin ng Panginoon sapagkat sa ating pagsasaliksik sa mga bagay na nakasulat, tayo ang mga tupa ng pastura ng Panginoon. Tayo ang Kanyang bayan na ang pangalan, mga kapatid at mga kaibigan, kaya ang Kanyang banal na bundok ng Sayon. Purihin ang ating Panginoon. Ipagdiwang ang Kanyang nakalulugod
na kaarawan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin patuloy, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, patuloy nating itagalak na ipaalala ang larawan ng iisang Diyos na tunay. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang siya rin Diyos na iisa na lumalang sa kanyang bayan na nagbigay ng napakadakila at banal na pangalan na sa pamamagitan din ng banal ng Israel ang aming Panginoon sa Kristo. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na ipagdiwang ang iyong napakadakila at banal na katawan at kami ngayon nagkakatipon-tipon upang patuloy namin dakilangin, sambahin ka, luwalhatiin sa iyong dakong lupa ng isang kalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ang iyong bayan at sa aming pagkaalam na may isang Diyos na tunay na nahayag sa amin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon sa Kristo. Buong pag-alakan namin at buong tiwala na lahat ng mga bagay na aming sasalitain, na aming gagawin, isa sa pulot at isa sa isip, sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang iyong pagwiran,
ay maipahayag sa lahat ng mga kapatid na nangalat sa buong sanlibutan, lahat ng aming buong pagtitiwala, Panginoon, ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Manggagalak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen! 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 Amen. To all believers and followers and participants, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, happy holiday. And napakadakila po na pagbati sa lahat ng mga makakapanood ng channel ng Banal na Bundok ng Sayon. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen. Ang misyon po o layunin sa lahat ng maraming bansa sa buong sanlibutan. Open the book of Acts chapter 28 verse 31. Ako'y nagagalak sapagkat napaka bagong awitin, napakadalisay na pagpupuri at pagpapasalamat sa ating iisang Diyos na tunay na mga saksi sa pagkabuhay na maguli ang pinagtutubos na pinapastunan ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Nagagalak paghain ng pasasalamat ng pagpupuri. Bagong awitin, ano po? Doon, maawit yung mga pinagtutubos na pinapastunan ng tagapagligtas na mga dukha, hama, mangmang, mahina sa sanlibutan. That is the qualification of believers and participants. Pero ang layunin, itong kontinente sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Napakapanganib ng panahon ng kawakasan. Talaga, ang mga unexpected na, yung mga trahedya, yung mga kalamidad na dumarating. Amen po ba? Amen. Sa bansa ng Pilipinas, kailan lang lumipas, mga ilang araw lang, yung summer, yung Davao, lumindol. Ano po? Talaga, makikita natin ito. Hayag na ang nangyayari, yung mga trahedya dumarating. Bigla na lang dumarating eh. Pero napakapayapa ng panahon. Amen po ba? Amen. Hindi sa ating sarili tayo maghahanda. Merong tayong paniniwalaan upang tayo ihandang lahat. Ang mission po na nakalagay sa chapter 28 verse 31, ipangaral ang katwiran ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo at itinuturo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa ano nakapaloob yung itinuturo na ipinapahayag na naririnig natin sa social media, centralized in the seventh continent all over the nation, worldwide? Di ho ba sa iisang pangalan lang? Amen. Nagigets po ba natin? So love the world, but He gave only begotten Son. Gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Amen po ba? Amen. Nakapanood ba tayo sa layo ni? Ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na saksing tapat tayo sa pagkabuhay na maguli na tayo ang magiging tanda na tumatalima na iniimbitahan na sa mapanganib na panahon ng kawakasan. Nagigets po natin. Amen. Nakapalaw po tayo dun sa advocacy. Advocate. Layunin ng ating tagapagligtas yan. Tao rin ako katulad nyo na itinayo sa harapan nyo na isang mahina at mangmang dukha. Klaro po ba sa atin? Yun natin titik natin. Naiisa lang ang pangalan ng pinapangalan ko na sa pangalan ng Jesucristo na tagapamagitan natin, na paniniwalaan natin na tayong lahat ay iniimbitahan na sa huling panahon dahil mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Sa paniniwala po tayo, i-covered para maligtas tayong lahat.
Sa paniniwala po tayo magkakaroon ng relasyon lahat. Iisa'y pangalan. Kanino mang pangalan, wala na tayong paniniwalaan pa. Maliwanag po ba? Amen. Meron po mo tayong mababasa na pinatutunayan ng banal na kasulatan sa mga nakakarinig ng katotohanan na paniniwalaan natin, ng mga iniimbitahan na sa huling hapunan, sa kasalang magaganap, sa muli niyang pagparito. Sino ba katipan ng tagapagligtas? Yung mga taong tatalima eh. Amen po ba? Amen. Kaya panawagin natin sa lahat ng mga iglesia sa pitong kontinente, sa buong mundo, worldwide, ang pangangaral ng Sola the Word that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Amen. Haggai chapter 2, verse 9. Pakibasa nga po. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa damang ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at mga pangyarihang salita sa pamamagitan ng Jesucristo na saksintapat sa pagkabuhay na maguli. Ano po ang nakalagay sa verse 9? Ang huling kaluwalhatian. Ano ang binabanggit na grammar? Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at sa damong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ang sasalita kay Propeta Haggai? Ang Panginoon ng mga hukbo. Sino ang nagsubo sa akin? Panginoon ng mga hukbo upang aakayin sa kaligtasan ng marami, upang bigyan ng karangalan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos sa langit, sa lupa, at sa lahat ng panig ng silong ng mga langit sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko kanina, Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Jesus Christ is the greatest mentor of our faith. Jesus Christ is the master builder of our faith. Jesus Christ is the foundation of our faith in the resurrection. Copy po. Amen. Sa mga churches na nangalat sa pitong kontinente, centralized worldwide, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu na nagbibigay pag-asa at kaligtasan sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Masdan natin ang maraming mga bansa. Daririnig natin yung tinig na pinapahayag sa social media, transparent, na walang bayad. Amen po ba? Amen. Hindi nyo ako mai-issuehan dito. Wala pong bayad dito. Amen po ba? Amen. Centralized ito. Nakamamanghang karunungan na galing sa langit na ipinagkakaloob sa ating bawat isa, ilan man ang tawagin, sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa, na ang naghahanda sa ating lahat ay yung ating marunungo sa tagapagligtas, na lahat ng pinagtutubos yung maawit ng mga bagong awitin na pinapastulan ng ating tagapagligtas, yung mga pinagtutubos. Naririnig niyo po ako. Amen. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at sa damong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ang nagsasalita kay Propeta Haggai? Ang Panginoon ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Gusto niyo bang marinig kung paano ako sinuro ng Panginoon ng mga hukbo? Amen po ba? Amen. Ito, unawain natin. Yung isinugo, binibigyan ng karangalan ng pangalan ng Panginoon Diyos sa langit, sa lupa, at sa lahat ng naroon na maraming
panig na silong ng mga langit sa buong mundo, sa maraming mga bansa, sa pitong kontinente, bilang saksi tapat sa pagkabuhay na mag-uli. I am a proud servant and a faithful wise servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nagagalak ako bilang tao patulad nyo. Dahil, sino man ang hiwalay sa salita ng Panginoon Diyos? Wala tayong magiging tagumpay sa mundo. Amen po ba? Amen. Mawawala lang tayo dito sa mundo. Paghiwalay tayo sa salita na narinig natin at pinapahayag sa social media. Sino ang nagsabi? Magkaiba ba yung sayon sa panahon ni Haring David? At sa huling panahon ngayon? Magkaiba po ba? Iisa lang ang denomination lahat ng iglesia. Na-appreciate po natin. Amen. Na-acknowledge po natin. Hindi sa karunungan ng tao manggagaling ang kahalagan ng kapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos, kundi sa pamamagitan ng Hesus Kristo na siya ang tumawag at pumili at nag-imbita sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Siya ang kumukup sa iyo at sa akin. Siya ang naawa at nahabag sa iyo at sa akin. Siya ang nagbigay ng bunga ng kaalaman, ng biyaya, ng pananampalataya, kagalakan at pag-asa nating lahat. Isa lang ang pinanggagalingan ng paniniwala ng lahat ng mga iglesia sa pitong kontinente na nangalat sa maraming mga bansa all over the nations, centralized. That is breakthrough. Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Jesus Christ is the greatest content of our faith. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Transparent. Prangkahan tayo ngayon. Ito, sasabihin ko sa inyo, yung kung paano ako isinugo, ano po? Bilang messenger, bilang taong katulad niyo, kaya naririnig natin ito eh. Kung hindi magsusugo. Ha? Ang Panginoong Jesucristo. Wala kayong maririnig at hindi tayo makakatakas sa mga lakad ng paniniwala ng sanlibutan na naalipin tayo ng pita ng kasalanan ng lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Copy mo? Amen. Na-knowledge natin? Amen. Panahon na para magpakababa tayo at makiisa tayo sa pananampalataya na ang tagapagligtas natin ang redeemer natin na ang manunugos natin. Makiisa tayo sa paniniwala na may tako at pagpapakababa sa ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Bigyan natin ng karangalan, no? Bigyan natin ng karangalan ng Panginoon Diyos na dumalang ng langit at lupa at dumalang ng Kanyang bahay na itinayo na pupuspusin niya sa kaluwalhatian sa panahon ng kawakasan hanggang sa muli niyang pagparito. What is the name of House of God? Sino ang nagtayo ng bahay? Ando siya nagtayo ng iglesia. Amen po ba? Amen. Lahat na maniniwala sa Panginoong Jesucristo na saksin tapat sa pagkabuhay na mag-uli, yan yung tanda na ibinigay sa pagdiriwang ng banal ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Iisa lang ang denomination ng faith natin lahat. Ha? Iisa lang ang denomination natin lahat sa paniniwala. Ilang bilyon man ang tawagin niya sa pitong kontinente sa buong mundo, sa maraming mga bansa, isa lang ang denomination ng faith natin lahat. Who is the greatest leader of our faith? Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the word of sacred of our faith. Go to heaven! Naririnig niyo po ako. Amen. Marami nang lumitaw na ginamit ang pangalan ng tagapagligtas eh. Unawain natin kung paano ako pinakikilala sa harapan nyo na watchman, servant, messenger na katulad yung tao na namumunga sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa pag-asa, sa pag-ibig. At inaakay ang maraming mga naligaw sa paniniwala upang makatyak na sa kaligtasan natin bawat isa ngayon. Amen po ba? Amen.
Malakias chapter 2, verse 7, sapagkat ang lagi ng saserdote dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat na hanapin at autosan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sinubo ng Panginoon ng mga hukbo. Amen po ba? Nakilala niyo yung bantay ng bundok ng sarap nung isubo ng Panginoon ng mga hukbo. Hinahanap ng kanyang labi yung hula ng mga banal na propeta at nag-iingat siya sa kaalaman ng kanyang pagsahayag ng katotohanan sa social media. Amen po ba? Amen. Inaakay ang marami sa katiyakan ng kaligtasan natin upang makatiyak na tayo sa pag-asa na tayo ay nabubuhay ng may paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na iisa lang ang pinaniniwalaan natin at ilan man ang tawagin niya sa pitong kontinente sa napakaraming mga bansa sa buong sanlibutan, iisa lang ang denomination ng paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Meron po bang pinatunayan na nakasulat sa banal na kasulatan? Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Jesus Christ is the master and principal of our faith. Nagagalap kong ipaghihiyawan sa social media yung kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo na ating tagapagligtas. Eto, unawain natin mabuti. Napaka-dignify nitong kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan upang ang sino bang tao na nakakarinig ang may pandinigin makinig at unawain na po natin. Dahil dito na lang nakabatay ang pag-asa natin lahat. Diyo nyo, nagkakagalit-galit ang mga bansa ngayon. Dumarating ang kalamitan, dindol, baha. Hindi naman sa Pilipinas lang bumabaha, sa iba't ibang bansa bumabaha. Bubungan na lang ang nakatira. Ano kasunod? Kung bumaha. Kahirapan! Kalituhan! Kabagabagan! Saan lang tayo may kapayapaan? Ano ang nakalagay doon sa Hagay chapter 2 verse 9? Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa siya dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa damong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan doon po sa bahay. Ano ang pangalan ng bahay? Ano ang pangalan ng churches na itinayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo na iniimbitahan na tayong lahat upang ilagak na natin yung buong puso at pag-iisip at paniniwala natin lahat ngayon? Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas, na ating manunubos na ang tagapagligtas natin ang pastol ng mga tupa na nag-aawitan ng mga bagong awitin na ipinaganda ng tahanan sa langit ang iglesia ng bundok ng Zion. Ano ang pangalan ng bahay ng Panginoon? Sinabi kay Propeta Isaias, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Walang ibang pangalan tayong mababasa roon kundi banal na bundok ng Zion ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Nanawa po natin yung delegasyon, yung congregation, bunga sa pagkapanganay, pinagiging ganap, pinagiging perfect ang lakad sa paniniwala. Sino naghanda? Yung pastol ng mga tupa. Amen po ba? Amen. Bilang isinubo at mensahero ng Panginoon Jesucristo, isa lang yung pinapangaral kong pinagsasaligan na paniniwalaan nating lahat ngayon na. Amen po ba? Amen. Proud ako. Nalilindigan ako. Nangyari yung ginawa ng ating tagapagligtas nung siya'y magpasa ng krus, nung siya'y magdusa para tubusin tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng lakad ng paniniwala nating lahat ngayon. Naririnig niyo po ako. Biktima tayo ng pagiging salarin ng paniniwala ng sanlibutan buhat sa pasimula. Kaya sa pangalan ni Jesu Cristo, isa lang yung ibibigay na pangalan
kanino mang pangalan, wala nang iba pang pangalan na masusumpungan tayo para maligtas tayong lahat ngayon. Kung tayo po ay magkakaroon ng takot at pagpapakabata at pagpapakaamo, sa kanya lang natin ititiwala yung buong pag-iisip natin, yung puso at paniniwala natin, hindi nawawala siya nabi at ang kanatlahi natin, yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa na maghahatid sa atin sa kaligtasan natin bawat isa. Sabi ng tagapagligtas natin na tinubos tayo sa ilalim ng sumpa ng pagiging makasalanan natin Kung saan siya naroroon, doon tayong natin. Naniniwala po mo tayo sa sinabi ng tagapagligtas natin? At meron po mo tayong mababasa na kung paano tayong tinugkop at tinubos ng ating tagapagligtas na isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin lahat, ilang milyon man ang tawagin niya sa silangan, kanlurang, timog at hilaga. Isa lang ang denomination ng paniniwala nating lahat. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ang bahay niya na itinayo na pupuspusin niya ng kaluwalhatian ay pupuspusin niya ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan at pag-asa ng kaligtasan nating lahat. Amen. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati. Tingnan nyo, yung unang sayon, mas higit pang dakila ang kaluwalhatian darating sa bahay ng Panginoon. Mapupuspos pang kaluwalhatian ng banal na bundok ng sayon na recorded sa langit. Trademark sa langit! Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang Panginoon Jesucristo ang isinugo na magpapasakdan ng lakad ng paniniwala nating lahat. Siya ang gumawa ng lahat ng paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Makinig ang may pandinig. Unawain po natin, narinig natin sa social media. Digma na po ng religion ito ngayon. At yung po mga nangangaral na ginawa ng ating Panginoon Diyos yung katunayan o patotoo na paniniwalaan natin at ipapangaral natin na dito sa bansang Pilipinas nangyayari na tupad itong hula na ipapangaral sa banal na puntong ng sayon ang kahayagan ng tanda ng patotoo na siyang Savior at paniniwala nating lahat, tayo ang pinapasturan ng ating tagapagligtas. Natinig ba natin yung bagong awiting inaaway ng mga iglesia ng Panginoong Jesucristo na pinagtutubo sa gitna ng maruming dakad ng paniniwala ng sanlibutan? Ang kordero, ang pastor ng iglesia ng bundok ng Sayon, amen po ba? Amen. Kaya, kanino mong pangalan? Wala tayong masusumpungan para maligtas tayo. Isa lang ang binigay na pangalan na magiging tanda sa ating bawat isa at magiging tanda tayo sa lupa na nabubuhay tayo ng may paniniwala na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda sa langit na namamasdan sa lupa at naririnig na umaawit ang mga bagong awitin na nagpapasalamat at nagpupuri tayo sa iisang Diyos na tunay ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Klaro po ba? Klaro. Amen. Ang huling kaluwalhatian na bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati. Unawain po natin mabuti. Ba't na ipapaliwanag tumisahero ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan niya sa katwiran niyo isinubo niya? Naunawaan po ba natin? Ibinigay sa akin yung pangalan ng bahay ng Panginoon na pupuspusin sa kaluwalhatian. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang pinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Kanino ang pangalan ng reliyon, wala tayong mababasa pagdating sa hula ng mga banal na propeta. Kaya mag-aral na tayo ngayon upang huwag tayong mahuli. Amen po ba? Bigla na lang dumarating ang trahedya at kalamitan. Nabalitaan ba natin yung nangyayari na naman panibagong sakit sa China? So natatakot na mga tao ngayon Amen po ba?
Amen. Isa lang ang dapat natin katakutan, yung narinig natin pinapahayag sa social media na may katatangan at paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Ang Panginoong Jesucristo na lang makapagliligtas sa ating lahat eh. Hindi tayo kaya iligtas ng ginto, ng pilak. Hindi tayo kaya iligtas ng mga pinagsikapan at hinanap natin dito sa sanlibutan. Hindi natin madadala yan. Naunawaan po ba natin? Isa lang ang inihain para maligtas tayo. Kanino mong pangalan yung wala ng iba? Bilang tagapagbantay ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay na mangyayari. Ito ho, pinapahayag ko'y katuparan ng hulay. Ang Panginoong Jesucristo ang propeta ng mga propeta sa isip, sa salita, at sa gawa. Makawaan po ba natin ang paniniwalang may gawa? Nakikita nyo at naririnig nyo sa labi ko yung pinapahayag kong tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na mamuli, yung isinubo ng Panginoong Jesucristo na sinasabahan niya sa katwiran at kapayapaan, isinubo ng Panginoon ang mga hukbo. Naririnig po natin yung pinapangaral ko na ginawa ng tagapagligtas, yung pinapangaral ko. Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Kanino mong pangalan, wala nang makapagtatayo ng churches, ha? Kundi ang Panginoon Jesucristo, ang foundation ng churches. Kaya maraming natisod sa batong panulo, who is the cornerstone of churches? Jesus Christ is the cornerstone of our faith. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nagtayo ng religion, natisod sa batong panulo. Nangawaan po ba natin yung hindi tisod sa paniniwala, hayagan sa social media kumakaral, pinaghihiyawan ang katotohanan sa social media na may katapangan at paniniwala. Amen po ba? Amen. Nangawaan po ba natin na tumatawag sa ating lahat at nag-iimbitay ang isang Diyos na tunay natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli? Wala namang ibang tayong dapat paniwalaan kanino mang pangalan, ha? May mababasa po ba na pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo na siya ang the greatest leader ng ating paniniwala? Open the book of John chapter 10 verse 11. Pakibasa nga po. Alam niyo po bang si Satanas lumukluk na sa templo ng Panginoon Diyos? Si Satanas ang nagahari ngayon dito sa sanlibutan. Kaya maging aware tayong lahat. Hindi madali maligtas. Amen po ba? Huwag tayong mapagkatha. Alam nyo, yung mga mapagkatha nang inahumuna mapapahamak . Mapanganib na mapanganib po ang panahon ng kawakasan. Nakibasa ka po yung dyan, chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Nakuha po natin grammar ng tupa. Hindi mga hayop na tupa to. Tayo yung tupa ng Panginoong Jesucristo na pinapastulan niya. Tayo yung mga naghahain na mamangong alay at papuri sa ating isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang mabuting pastor na nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupa. Ang mabuting pastor na nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang iglesia ng bundok ng Sion. Kaya yung isinugo ng tagapagligtas na sinasamahan sa kapayapaan na hinahanap ng kanyang isinugo, yung hula ng mga banal na propeta, sinasamahan ng Panginoong Jesucristo sa katwiran yung isinugo ng tagapagligtas. Dahil siya ang pastor ko sa paniniwala. Naunawaan po natin. Amen. At ipinapangaral ko yung pastor ng tupa na nag-alay at nagbigay ng buhay sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Dahil tayo'y nabiktima ni Satan sa lakad ng paniniwala, o di sa paniniwala din tayo tutubusin ng
pastor na ng pastor ng mga tupa. Amen po ba? Amen. Nag-guess po ba natin? Huwag tayo mali dito. Hindi kaya tumbasan ng ginto, ng pila, ng diamante, ang kaligtasan at gantimpala na ipinagkakaloob ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo itong si Satanas, kanya na pa rito. Hindi po ba rito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y na pa rito upang sila'y magkaroon ng buhay, magkaroon ng kasaganaan ito. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sabi ng pastor ng tupa, na ibinigay niya'y buhay sa ating bawat isa. Last supper. Bilang tao, iniimbitahan tayong lahat ng Panginoon Jesucristo para mag-iisa na tayo sa paniniwala ngayon. Dahil napakapanganib ng panahon ng pagparito niya. Kaya siya babalik dito, may gumaganap ng hula ng mga banal na propeta. May nangangaral ng tanda ng patotoo na isinuko ng Panginoon ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Ipinapangaral yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na saksi sa pagkabuhay ng mag-uli, yung nangangaral sa social media na walang bayan. Kundi inaakay tayo upang magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga minamahal sa buhay. Amen po ba? Amen. Naparito si Satan upang mandaya. Amen po ba? Kaya maraming ministro si Satan ngayon. Nandadaya, ginagawang kalangan at komersyo ang banal na kasulatan sa pangaraw. Dumating na ang kapigatian ng buong sanlibutan. Nag-guess po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Hindi po ba rito ang magnanakaw kundi upang magnakaw? Alin ang ninanakaw ni Satan sa tao? Yung ba kayamanan ang inipo natin at pinagsikapan natin? Yan pa nga ginagawa ni Satan sa pandaraya sa atin eh. Alin ang ninanakaw? Yung unawa natin. Amen po ba? Amen. Hindi po ba parito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Kaya siya na parito sa sanlibutan, hindi na nasumpungan ang pangalan ni Satanas sa langit. Sino nandito sa buong mundo ngayon? Sino ang prinsipe ng kasamaan ngayon? Diba, isa lang ang magliligtas sa atin, ang prinsipe ng kapayapaan, ang puspos ng pag-ibig sa ating lahat ngayon, na iniimbitahan tayo ngayon. Last days! Amen po ba? Amen. Pumapatay si Satanas. So, ano nang pinapatay ni Satanas? Yung unawa ng tao. Saan niya dinadaya? Sa mga bagay na nakikita. May mababasa mo ba na dinaya ang tao? Balikan natin si Eva kung paano dinaya ni Satanas sa bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan. Intendi po? Copy po natin. Amen. Bagay. Ang bunga ng kahoy. Isang bagay na bunga ng kahoy ang ginamit ni Satanas sa pandaraya kay Eva, ang ina ng lahat na pinanggalingan ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya si Eva may consequence, magsisilang, nagdurusa si Eva. O si Adam naman, mapakain ni Eva ng bunga ng kahoy na inuutos na huwag kainin. Pagsuway na, kumain si Adam. Ano sabi kay Adam? Sa katas ng iyong pawis, Adam, mabubuhay ka. Nag-guess po natin eh. Ano ba ginagawa natin ngayon para mabuhay tayo? Di ba naghahanap buhay tayo? Narinig niyo po ako. Nakarelated po ba? Yung sumpa kay Adam, nung mapakain siya ng bunga ng kahoy na ginamit ni Satan na pandaraya kay Eva, naunawaan ba natin yung consequence, yung katumbas ng pagsuway na huwag kakainin ang bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan? Ito yung magsisilang si Eva, isinumpa ng Panginoon, magdurusa ka, babae. Si Satanas, ano naman ang consequence? Ano ang consequence ng serpent? Ng diablo? Sa alambok siya gagabang
alamog din ang nakainin ni Satan. Mauwi siya, wala. Eh, huwag tayong padaya. Ito na yung tunay na pastor ng mga tupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung bahay na itinayo, eh, pupuspusin na ang kaluwalatian kaysa nung una. At ano mo ang pangalan ng bahay na pupuspusin sa kaluwalatian at kapayapaan na pinaghanda na ng tahanan sa langit yung bawat individual na participant ng Panginoon Jesucristo na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Ito yung inanay ng tagapagligtas eh. Saan tayo tinutubos ngayon? Sa gitna ng pang-aalipin ni Satan. Amen po ba? Amen. Kaya ano ginagamit na pandarayaan ni Satan? Mga temporaryng bagay. Tinutukso tayo sa mga bagay na nakikita. Kaya kung dyan tayo maglalagat ng paniniwala, mabubulok yan, masisira, maglalaho. Amen. Kagaya natin, mabalik din tayo sa ano. Saan lang tayo mayroong pag-asa na walang kamulungan, gatuntukman o kumlit na kanyang salita na naririnig natin? Di po ba itong naririnig natin na ginawa ng tagapagligtas na pinaglingkuran niya tayong lahat ngayon? Na bilang mensahero ng tagapagligtas siya, may pinapakaral ko eh, yung pastor ng mga tupa na nag-alay ng kanyang buhay sa lahat ng iniimbitahan niya ngayon. Kaya Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Kanino mang pangalan eh, wala na tayong pwedeng paniwalaan pa. Kundi the only begotten son na paniniwalaan natin, gumawa ng halimbawa ng ikabubuhay natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ano sabi nung ating tagapagligtas sa pagparito niya doon sa mga magiging tanda sa lupa na mabubuhay ng may pananalig at paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguni? Iuupit po sa inyong puso at isusulat sa inyong isip ang kautusan ng mga banal na propeta at hindi mawawalay sa inyong mga labi ang alaala na ginawa ko hanggang sa muli kong pagparito. At hindi ko naaalalahanin ang inyong mga kasamaan at kasalanan, kundi kayo'y aaring kong maging, aaring kong mga ganap na aking mga katiwala. Amen. Isa lang ang denomination ng pagiging katiwala ng Panginoon na yung mga God servant, yung mga itinabubuhay ang paniniwala na saksi sa pagkabuhay ng maguni. Isa lang ang pangalan na ibinigay na naglingkod sa mga tao sa buong mundo. Kaya makikilala natin ngayon ang mga ministro ni Satanas na nagkalat dito sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya yung ministro ni Satanas, natatakot yung pangalan nitong ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Dahil ninanakaw ni Satanas, ninanakaw ng mga ministro ni Satanas ang pagkaunawa ng mga tupa. Pinapatay niya ang unawa ng tupa. Ginagatasan niya yung mga tupa. Inaalipin niya yung mga tupa. Amen po ba? Amen. Ginagawa niyang komersyo ang pangaral ng mabuting balita na hindi tinutulo yung ginawa ng mabuting pastor na binigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Narinigin niyo po ako? Amen. Amen. Kaya hindi tumatawag at nagsusubo ang Panginoon Jesucristo ng duwag eh. Hindi mapanilindigan yung prinsipyo ng katotohanan. Naririnig niyo po yung isinubo ng Panginoon Jesucristo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan. May hula ng mga banal na propeta na pinapangaral. Pinapangaral ko yung isang Diyos na tunay natin na nagsubo sa akin. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang aking puso at pag-iisip. Centralized through social media, that is break news. Kung meron man tayong gagamitin word, isa lang ang babanggitin nating pangalan na nag-alay ng buhay sa ating lahat na ipapakaral natin. Break news. Ito yung mabuting balita na narinig natin, na inilagay sa pinakamatayog at mataas na dako ng teknolohiya. Amen mo ba? Amen. Ako po'y nagagalak sa Panginoong Jesucristo bilang taong patulad nyo. Isa lang ang pinapangaral ko na naglingkod sa ating lahat. Nakaugnay po ba? Nakaugnay po ba? Amen. Ito ang pinututunayan eh.
Isa lang ang pangalan ng pinapangaral ko sa social media na nagpapatotoo ko bilang mensahero ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan ng Panginoon ang mga hukbo. Dahil maraming nakakaral na itinaila at inilihim ang ginawa ng pastor ng mga tupa, sinira ang banal na kasulatan. Kaya maraming kalamidad na dumarating, maraming sakuna, maraming trahedya. Dahil linibot ng tao ang katotohanan ng nasulat at natala sa banal na kasulatan. Naririnig niyo po ako? Amen. Hallelujah. Purihin ka pa sa kataas-taasan ng sakalagitan at sa natanda ko ng panig ng silog ng mga langit. Sa pangalan ng Jesucristo na aming iisang Diyos na tunay na manunubos as at pastol ng banal na bundok ng Sion. Hallelujah. Nakakapi po ba natin? Nawawalan po ba natin? Isa lang yung naririnig niyong pinapangaral ko bilang mensahero ng Panginoong Jesucristo. Isa lang ang naglingkod sa mga tao sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa buong sanlibutan, sa silong ng mga langit, ang iisang kataas-taasang Diyos ng langit at lupa, ang lumalang ng langit at lupa. Isa lang ang Diyos ng salong, nananatiling makapangyarihan at buhay magpakailan kailan paman. Ang Diyos si Father Abraham, ang Diyos si Isaac, ang Diyos ni Jacob na makapangyarihan sa lahat. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, I am a watchman servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. I am a poorest man. Lazarus. Pero nagagalak ako. Nagagalak po ako para tingin sa kapwa ko tao ang pag-ibig sa kapwa tao. Amen po ba? Amen. Ito po ang pangunang utos ng Panginoon Diyos na paniwalaan natin ang iisang Diyos na tunay na isinugo na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na gunitain at alalahanin na yung nakalagay sa aklat ni Propeta Haggai na sinabi ng Panginoon ng mga hukbo na mapupuspos ng kaluwalhatian ng bahay ng Panginoon at kapayapaan ng pararatingin sa bawat tatalima. Hindi takot! Amen po ba? Hindi kabalisahan! Hindi kalituhan! Kasaot! Cancel ang takot! Pag-asa, katiyakan, kaalaman, pag-ibig, kagalakan. Naunawaan natin yung ibinibigay sa ating grant ng Panginoong Jesucristo ngayon sa bawat isa na magiging participants ng Panginoong Jesucristo. Isang hamak, isang duka, isang mangmang sa sanlibutan, isang mahina sa sanlibutan na tao katulad yung na napapanood nyo sa social media. Nagsasalita sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa, na direct to the point na prangka, pangalan, ang ginawa ng mabuting pastor ay binigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga iglesia. Amen po ba? Amen. Dahil nabalito si Satanas at inupuan ni Satanas ang templo ng Panginoon Diyos at nagpakilala si Satanas na kunwari ay si Diyos din. Copy po, copy. Amen. Nawatawaan po ba natin yung napakadakilang leader ng paniniwala? Ilan man ang tawagin sa Silangan, Kaloran, Timog at Hilaga, iisa lang ang denomination ng paniniwala natin lahat eh. Hindi siya Diyos ng kabuluhan, siya Diyos ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng kaligtasan at pag-asa natin lahat. Isa lang ang panggagalingan ng granted awardin natin sa heaven. Isa lang ang mag-a-approve sa'yo at sa akin sa heaven. Isa lang ang ikabubuhay natin daan ng katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan sa pangalan ng Jesucristo na saksintapat sa pagkabuhay na maguli.
Jesus Christ is the door of heaven. Jesus Christ is the key of our faith in the resurrection. Do you believe that, people of Zion, the word of God, the word of truth, the word of wisdom, the word of knowledge, the word of hope, the word of joy, the word of obedience, the word of revival, the word of commitment, the word of repentance, isa lang ang paniniwala nating lahat para makapagsisi tayo sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Narinig niyo po ba ako? Ito ho, huwag niyo hong tatanggihan. Wala na tayo magiging dahilan dito na hindi niyo narinig ito. Amen po ba? Amen. Papangyarihin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ito sa kanyang bahay na pupuspusin niya ng kaluwalhatian. Hindi po temporaring bahay ang pinag-uusapan natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Ang bawat tao ay itatayo ng kanya-kanyang bahay, pero ang bahay, ang itinayo ng Panginoong bahay, tao eh. Amen po ba? Amen. Who is the head of house of God? People! Mahari bang mag-iba? Ang denominasyon? Ang gagalak po. Ano sabi ito sa Haggai chapter 2 verse 9? Ano ho pangalan ng kaluwalhatian ng bahay ng Panginoon na pupuspusin niya sa kaluwalhatian? Pakibasa naman po natin. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dahong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ho pangalan ng bahay na lalong magiging dakila kaysa dati? May isa lang ho yung sinabi na pinaganda ng tahanan sa langit. Wala nang ibang pangalang mapapasa noon, kundi Iglesia ng Bundok ng Zion ang pinaganda ng tahanan sa langit. Kaya lahat kung gumaganap at tumatalima dito na inimbitahan at followers at believers in Christ in the resurrection, hindi nawawala ang pangalan natin sa langit. Amen po ba? Amen. Dito pa lang sa narinig natin, binibigyan na tayo ng securities eh. Ng assurance. Amen po ba? Amen. Kaya nga makikipagtipan siya ng bago, tayo magiging tanda eh. Kaya maliwanag, naintindido ko mo, tayo tatalima, tayo maniniwala. Bibigyan natin ang karangalan ng Panginoon Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na buhay, magpakailan kailan pa man, ng ating mga ninuno, mga baral na propeta. Ito, nakilala niyo ba yung ang sabi nung ating tagapagligtas, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Alam mo ibang nagbigay ng buhay doon sa mga tupa, kundi isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na ibinigay na paniniwalaan nating lahat. Ha? Ilan man ang tawagin sa silangan, kanlurang, timog at hilaga, isa lang ang denomination nating lahat. Amen po ba? O di isa lang ang, isa rin ang tinanggap natin lahat ng gantimpala. Saan ang galing yung gantimpala? Di ba isa lang ang pangalan na ibinigay ng paniniwalaan natin lahat ngayon na ang Panginoong Jesucristo rin ang nagbigay ng gantimpala at crown sa ating lahat? Naunawa po natin na tatalima tayo sa pagkabuhay na maguli. Walang ibang pangalan sa silong ng mga langit na paniniwalaan tayo. Kaya makikilala natin ngayon yung mga anti-crimes, yung laban sa Panginoong Jesucristo. Naunawaan po mo natin yung digmaang espiritual na. Ito lang po, isang hamak, isang dukha, isang mahinang tao, hindi kilala sa lipunan, pero pinaghihiyawan sa social media ang katotohanan. Pinaghihiyawan ang pag-ihig. Amen po ba? Amen. May kapangyarihan magpatalima at may kapangyarihan iba ng kuta, ng haka, ng marami.
Nagaganak po. Nagagalak. Nakilala niyo kung anong pangalan nung pupuspusin ang kalawalatian. Nakilala niyo rin yung sinubo ng Panginoon ng mahukbo na sinasamahan sa katwiran. Na ibinubo kayong kanyang labi sa hula ng mga banal na propeta at yung nagsubo sa akin ang gumawa ng pinagsasalinga at pinakakaral at pinapahayag ko sa social media na, na ako ang naging tanda na isinubo niya na ipangaral ko ang mabuting balita ng kaligtasan na marinig natin yung senyo ng paniniwala ko. Amen po ba? Nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Na dito nangyari sa puno ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas, sa hula ni Propeta Isaias, naluluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa puno ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas. Ano ang pangalan ng bahay ng Panginoon na pupuspusin ng kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan at kapanatagan? Kaya din ba ang espirituan, pinakikilala ko sa inyo kung anong pangalan ng bahay ng Panginoon na pupuspusin sa kaluwalhatian sa puno ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas eh? Amen. Iglesia ng bundok ng sayon ang pinaganda ng tahanan sa langit. Makikilala natin ang paniniwala, may tanda ng patotoo, ang lakad ng paniniwala, ang pamumuhay, saksi sa pagkabuhay na maguli, pag nangangaral ng araw ng Sabat, ang kaarawan ng tagapagligtas, na sinasamba natin siya sa Espiritu at Katotohanan, na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at Katotohanan. Woo! Hallelujah! 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 Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Yesu Kristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli here in the Philippines. Nagagalak. Nakagagalak po mga kapwa ko iglesia. Naunawaan po ba natin? Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Amen po ba? Kaya makikilala niyo yung mga nangangaral na ginawang pakinabang ito. Ginawang pakinabang ang pangangaral. Hindi pinapangaral ang mabuting pastor na ibinigay niya yung kanyang buhay sa mga iglesia na nangalat. Amen po ba? Amen. At alam po ba natin kung saan inilagay ang mabangong alay at hain at handog? Nakatanggap-tanggap tayo sa langit. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa banal na bundok ng Sion. In Book of Joel chapter 3 verse 16 and 17. Copy po. Saan ang tumatahan? Hindi bahay ni temporary, tinatahanan ng Panginoon Yesu Kristo, yung mga nakakarinig na tatangima sa pagkabuhay na maguli. Ang tinatahanan niya ay puso natin. Nakilala po ba natin pagka hayag na sa gawa natin yung paniniwala natin? Dumalabas natin yung tanda ng patotoo. Jesus Christ is the master builder of our faith. Para maging mabangong alay tayo tayin, tumalima tayo sa Panginoong Jesucristo upang maging katanggap-tanggap tayo at basdan tayo sa langit na nabubuhay tayo sa paniniwala. Makipaglaban tayo sa mga kahinaan natin sa sanlibutan. Amen. Hindi na bago yung kalagayan natin. Matagal na tayong inalipin ni Satanas. Panahon na para makipaglaban na tayo sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Napatunayan ko po ba sa inyo? Yung tunay na pastor ng bundok ng Sion, yung manunumus ng iglesia ng bundok ng Sion, amen, na kung saan naroon yung manunumus ng Sion, ay doroon yung mga Sion. Amen. Jesus Christ is the greatest shield of our faith. Ang Panginoong Jesucristo ang tatak ng paniniwala. Naunawaan po ba natin sa digmaang nagaganap kayo? Ang Panginoong Jesucristo ang nakikibaka. Siya nakikipaglaban ngayon, hindi ako. Tao rin akong katulad nyo para marinig natin ito at wala tayong maging dahilan. Sino ba? Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na pupuspusin? Mangyayari parang sa atin ngayon ito lahat, ano? Yung sinabi kay Propeta Haggai. Kaya napakapalad ng ating minamahal na bansang Pilipinas.
Amen po ba? Amen. Biliin nyo eh. Ang yayaman ng mga bansa, liting bansa itong Pilipinas, slave country ito eh. Maliit lang ang tingin na maraming bansa sa mga Pilipino, kaya alipin yung mga Pilipino eh, mga nasa domestic helper ang mga Pilipino sa maraming mga bansang mga mauunlad na bansa. Pero titingalain na maraming bansa ang bansang Pilipinas, dahil may hula ang bansang Pilipinas na magaganap sa bansang Pilipinas. Kaya po magkaisa tayo ng paniniwala na mayroong hula. At magkapit-bisig tayo ng paniniwala, dumanangin tayo sa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ipanalangin natin yung Presidente ng Republika ng Pilipinas sa kanyang pamumuno at pamamahala. Dahil maraming bansa na naghihirap ang ekonomiya, ang hinahanap eh, yung maaangking property. Eh itong bansang Pilipinas ang may katuparan ng hula, itong magiging pinaka-richest country all over the nation worldwide. Amen po ba? Kaya pinagdadasaan ng bansang Pilipinas. Nag-gestion po natin. Amen. Kaya ako'y nagagalak dahil bilang taong patulad nyo na undergraduate ng high school, eto sa harap nyo. Nakatayo po ako sa harap niyo, narinig niyo, no? Kaya kapag hiwalay ang tao sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo, never tayong magiging mapagtagumpay sa mundo. Amen. Alinmang sanga na hiwalay sa puno, hindi mamumunga. Amen. Ano nagiging bunga ng mga iglesia kung tayo nakaugnay sa ating iisang Diyos na tunay? Sumasagana sa kaalaman, sa katalinuhan, sa karunungan, sumasagana sa pag-asa, sa kagalakan, sa katiyakan, naghihintay sa muli ng pagparito, na kumahayag na sa lapa, sabi ng tagapagligtas, mahayag din kayong katulad ko o kalarawan ko. Ako po yung nagagalak. Isa lang ang nagsalita sa atin yan. Isa lang ang denomination ng lahat, ang paniniwala natin lahat. Jesus Christ is the greatest principle of our faith. Jesus Christ is the greatest minister of our faith. You and me, that is the sanctuary of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ikaw at ako ang pinili niyang beses upang nasain ang tahanan ng puso't isip natin bawat isa. At mahayag sa labi natin yung may gawang paniniwala sa atin bawat isa. Makikilala at ipakikilala ng Panginoon Jesucristo yung mga iglesia, yung mga tupa niyang pinapastulan na tunay na mga lingkod ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na nagpapatotoo sa social media. Kaya makikilala niyo yung mga religion ngayon eh. Kung sa Diyos ba yung mga religion ngayon, yung tunay na sa Diyos, ipinapangaral yung katotohanan na inalay yung ating tunay na pastor yung kanyang buhay sa bawat tupe. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng tagapagligtas, mag-iingat tayo siya mga lilito na gagamitin yung pangalan niya sa muli niyang pagparito eh. Magkakaroon ng tagutong, magkakaroon ng pagkakagalit ang mga bansa, ipagkakailan ng tao yung pangalan ng tagapagligtas, magkakaroon ng kapigatian, ng kamagabagan, magkakaroon ng kahirapan sa mundo, sa muli niyang pagparito. Magkakaroon ng lindulan sa iba't ibang tao, magkakaroon ng mga typhoons sa malalakas na kalamidad, bagyo sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, umiikot ang salot. Dumating ang panahon ng kapigatian at kamagabagan. Pero eto ngayon, yung pag-asang naririnig natin sa social media, that is breakthrough. Jesus Christ is the greatest good news. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Jesus Christ is the greatest content of our faith. Do you believe that, people of Zion? The word of wisdom, the word of God, the word of knowledge, the word of hope, the word of joy, the word of sacred going to heaven? Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kama sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na naway mangyari kalooban mo na dumating ang iyong tinig at dumating ang pagkaunawa
ng Espiritu na nagbibigay buhay at pag-asa at katiyakan at kaligtasan sa mga bawat may pandinig na mga karinig ng iyong tinig na sa kalooban mo igigisingin mo na ang mga tulog ang pagkaunawa. And I declare in the seventh continental over the nations, centralized, na ang banal na bundok ng Zion ay pag-uusapan ng maraming mga lagi. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsalita niyan sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Padalangin natin, Presidente ng ating minamahal na bansa, na yung kanyang pamumuno sa loob ng 6 na taon, malagpasan niya yung mga trial na dumarating sa ating minamahal na bansa, yung kanyang buong sambahayan, yung mga Marcos family. Hindi ako loyalista. That is the grace and mercy of our Lord Jesus Christ in the resurrection para maging matatag yung ating presidente at tayong mga Pilipino ang kanyang pinaglilingkuran dito kaya siya naging presidente galing sa tao ang kapangyarihan ng presidente ng ating bansang minamahal. Amen po ba? Amen. Kaya tungkulin din natin para ipanalangin natin ito sa ating isang Diyos na tunay na narinig natin yung tanda na paniniwalaan natin. Magkaisa po tayo ng paniniwala upang tayo'y marinig sa langit na may mga humihibit, may sumasangguni, may dumadaing sa Panginoong Jesucristo. May kaugnayan tayo, may relasyon tayong lahat. Namamasdan niya sa langit ang lakad ng mga itinagda niya, nahinirang at pinili niya, tinawag niya, kinukup niya, pinahabagan niya, inampun niya, pinatibay niya, pinatatag niya. Binigyan niya ng kaalaman sa pamamagitan ng salita ng kaluluhan ng kanyang ginawa sa iyo at sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Ama! Ang Diyos na kataas-taasan ng langit at lupa sa maraming mga bansa. Nasa kapangyarihan namin yung salita, dadali ng hangin sa bawat may pagdinig ng iyong tinig. Sino ka magbubukas ng unawa? Hindi tayo sa ating sarili, ang Panginoong Jesucristo po at tumatawag sa ating lahat ngayon upang ilayo tayo sa panganib at kapahamakan ang darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung leader ng Zion. Isa lang ang pangalan na kanggagalingan ng kaligtasan at pagtaliba natin lahat upang makapagsisi tayong lahat at maging bagong nilalang tayong lahat at maging angkan at lahi na mga tagapagmana ng kanyang itinangawo ng buhay na walang hanggan sa bawat nakakarinig ng kanyang tinig. Amen po ba? Amen. Nagagalap sa isang hamang at lukat, mahinang kalagayan na bilang taong patulad yun ay paghihawang ko ang salita na ginabubuhay ko sa social media na ang salita ng tanda ng buhay, ng tanda ng patotoo, na ito yung gantimpala na narinig natin bawat isa. Dito tayo bibigyan ng pag-asa at katiyakan at kaligtasan na pumahayag kasi sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. O di may pag-asa yun, tumatalima. Nag-gets po ba natin? Nakilala po ba natin yung napakadakilang leader ng paniniwala na isa lang ang denomination natin lahat? Pinagulo ni Satanas ang earth. Maraming lumitaw na Diyos-Diyos ang earth. Isa lang ang Diyos ng kaharian ng Panginoon Jesucristo. Napupuspusin niya ng kaluwalatian ang bahay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Zion ay ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Recorded in heaven. Trademark sa langit, trademark sa Security Commission. Amen po ba? Amen. Kaya yung pong nakakarinig na ikabubuhay natin itong tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na mabuli, na dito tayo magkakaroon ng relasyon bawat isa. Kaya sabi ko kanina, magkaisa tayo ng panalangin. Panalangin natin yung presidente ng ating minamahal na bansa, yung mga leader ng ating mga bansa, na mahalin na yung mga tao sa kanilang pamamahala na nasa estado ng ating gobyerno para naman magkaroon sila ng gantimpala sa kanilang posisyon sa pamumuno nila sa kanilang pamamahala sa atin bilang mga tao. Amen po ba? Panalangin natin yung mga senador, yung mga kongresista,
yung gobernadors, yung mga city mayors, yung mga barangay captains. Responsibilidad po natin yan na idulog at idaing sa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ayan, nagkakaroon ng kagulumihanan yung pamuno ng ating mga leader ng ating minamahal na bansa. Maging intercessor tayo ng mga leader ng gobyerno. Amen po ba? Amen. Huwag tayong maging abala sa maraming walang kabuluhang bagay. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Yung may relasyon lang po ang makagagawa nitong naririnig natin sa social media na ipinapahayag ang walang hanggang kabutihan ng pastor ng mga tupi. Nakilala niyo po may pastor ng bundok ng Zion. Jesus Christ is the greatest Holy One. Amen po ba? Amen. The God Almighty in the heaven and the earth, Jesus Christ is the greatest founder of our faith. Amen po ba? Amen. Isa lang naman ang pangalan para maging ma-influensya ng 7 bilyong populasyon ng mundo ah. Ang Panginoong Jesucristo lang po. Sa maraming marurunong nagsipaganan, isa lang ang ibinigay sa silong ng mga langit na nasulat sa banal na kasulatang pangalan na paniniwalaan natin na magiging influencer ng paniniwala natin bawat isa. Kaya huwag natin panghawakan kung ano man yung natapos natin ngayon. Isa lang ang panghawakan natin kung hiwalay tayo sa kula ng mga banal na propeta, wala tayo magiging successful o tagumpay dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Balikan natin sa alaala yung mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng kalungkutang matitindi Talagang mawawala tayo isa-isa dito sa mundo. Pero dumikian ang Panginoong Jesucristo na kawhawig niya o kawamis niya na magsisitalima sa hula ng mga banal na propeta, mga bagong nilalang, taong bago, spiritually new creature po ha. Mga isinilang sa katuliran ng tanda ng patotoo ang bundok ng Zion, silyado sa pagdiriwang. Nakilala niyo sa inyo ng bundok ng Zion. Jesus Christ is the seed of our faith. Magbibigay ako ng halimbawa ng logic. Sa lahat ng estado ng gobyerno, kung tayo inumalakad ng mga dokumento at gusto natin mag-apply sa iba't ibang matataas na uri ng estado ng gobyerno, kumukuha mo tayo ng toryado di abogado, pag hindi silyado, hindi tinatakap eh. Nag-gets mo natin. Amen. Isa lang, pagka hindi silyado yung iglesia na inimbitahan na nakamiling ng tinig ng Panginoon Jesucristo, hindi tayo makakarating sa langit. Dito pa lang, unawain na po natin sa gobyerno. Kukuha tayo ng mga mahalagang bagay na pagkakakilala sa pagkatao natin pagka wala tayong galing sa notaryado di abogado na silyado hindi tinatanggap ng estado ng gobyerno. Gets mo natin eh. Amen. Ganon din sa paniniwala natin. Dahil ang Panginoon Jesucristo ang nagsisilyo ng paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang napakadakilang leader ng paniniwala nating lahat eh. Inilihim ni Satan ito. Kaya lumukluk si Satan sa templo ng Panginoon Diyos. Dinaya niya ang mga tao sa buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na pangkaraniwan yung mga nakakarinig eh. Mauupin, masasaktan. Hindi ko na po problema yung mga mauupin ngayon. Wala na tayo magiging dahilan pa ngayon. Sure na lang yung panahon na nalalabi. Amen po ba? Amen. Kaya kung may nararamdaman pa tayong takot ngayon at pagiging mababa bilang tao, isa lang ang dapat natin irespeto at igalang at pagpakumbabaan eh. Ang Panginoong Jesucristo lang na nagbibigay pag-aasa at kaligtasan natin lahat ngayon eh. Amen po ba? Amen. Lahat naman ang mga temporaryng bagay na kinakaharap natin sa buhay eh. Tawang, nasisira, tabubulok. Walang kabuluhan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin kung hiwalay tayo sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng mundero na ating magulang
na ginamit na instrumento upang ipahayag ang katotohanan sa mga nalalaging tagapagmana ng kanyang pangako, inheritance, descendant, remnant, participants tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Isa lang ang denomination ng lahat ng paniniwala natin na. Amen po ba? Amen. Kaya si Satanas, ginundo niyo alakad ng tao. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo may leader ng paniniwala ng bundok ng salam. Napakadakilang leader nung ginawa niyang halimbawa para tayo alisin sa panganib na darating sa muli niyang pagparito. Lindol pa lang, baha pa lang, nangangay kayo tayo sa takot. Ano? Amen po ba? Amen. Ngayon po, natitinig ng mga iglesia sa pitong kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo eh. Para maalis yung takot natin, yung agam-agam natin, yung kalituhan natin, yung pagiging haka-haka natin. Mag-concentrate po tayo sa paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. At ang ating minamahal na bansa, ipakikilala ng Panginoong Jesucristo sa maraming bansa, ang bansang Pilipinas eh, nandito natupad yung sinabi ng hula sa ating minamahal na bansa eh. I-research po natin, i-upload natin sa gadget natin yung mga Bible natin. Hanapin natin kung ano pangalan ng itinayong ng Panginoong Jesucristo na makikilala natin sa paniniwala na nakatala na sa langit, recorded na. Naririnig nyo na through social media paniniwala, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Hindi po magkaiba yung bahay ng Panginoon sa pamumuno ni Haring David at ni Haring Solomon. Mga tao rin po yung kasama-sama ni Haring David, ni Haring Solomon na tinatawag na Sayon. Amen po ba? Amen. Who is the head of our faith? Who is the branch of our faith? Jesus Christ is the head of our faith. You and me, that is the branch of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kung tayong saka ay hiwalay sa ating tagapagligtas, malalanta tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin bilang tao sa pamumuhay natin kapag tayo ay nakahiwalay sa salita ng hula ng mga banal na trupeta, maglalaho tayo sa mundo. Dahil yung mga bagong nilalang na sinilang sa paniniwala, ang pinagkalooban ng katiyakan, ng kaligtasan ng mga tagalang. Amen po ba? Iyan yung mga nabubuhay sa salita ng tagapagligtas. Tayo ang nabubuhay at gumaganap ng salita ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya sino mang nakakarinig na wala nang magiging dahilan kung tayo ay hiwalay sa salita na naririnig natin na nagpapatotoo yung nakangaral sa social media, maglalaho lang po tayo dito sa mundo. Pero kung tayo ay nabubuhay sa salita ng ating tagapagligtas, maririnig sa rabi natin yung paniniwala natin, may relasyon tayong lahat, nagpapatotoo tayo. Amen po ba? Amen. Tagumpay ang pinagkaloob sa atin. Darating sa atin ang karangalan ng walang hanggan, walang limitasyon. Andi, makikilala pa natin yung mga antikristo sa mundo. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung mga antikristo, kaya nililihim yung katotohanan eh. Kaya nililihim yung mga antikristo yung leader ng ating paniniwala eh. Ninakaw nila yung katwiran ng ating tagapagligtas at nandaya sila ng mga pusong walang malay. Ginawa nila ang kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Amen po ba? Eh, tunay na isinugo ng Panginoon Jesucristo na sinasama sa katwiran eh. Inaakay yung mga nakakarinig sa kaligtasan at katiyakan ng pag-asa ng paniniwala natin na sa muli niyang pagparito eh. Maintindihan natin na sinabi niya na kumahayag na siya sa alabape, mahayag din tayo patulad niya o kalarawan niya. At yung mga kapatid natin na mahinga na sa paniniwala eh, gigisingin at sasalubong sa alabap. At tayo namang natitira na mga nalalabing tinatawag na remnant na iglesia ng bundok ng Sayon eh.
Kumahayag na siya sa alapaapi. Sa isang-isang patay, mahayag din tayong katulad niya. O di wala na tayo sa laban. Ano magiging larawan natin? Ano larawan ng tagapagligtas? Espiritu, walang laman, walang mga buto. Yun ang buhay na walang hanggan. Yung mahayag din tayong kalarawan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Nagpakita ka ang Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Cordero na ako nga rin ito eh, espiritu, walang laman, walang mga buto. Dinakilala niyo kung ano larawan ng isang Diyos na tunay na iglesia ng mundong pansayang. Binati yung mga banal na apostol eh, kaya introduction pa lang ng paghahayag ng katotohanan sa mundong pansayang, bumabati kami ng God with us in the resurrection, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Araw at gabi, sumasambuni ang inyong abang lingkod, dumadalangin, umihibig, nadali na ng hangin sa mga may pandinig, ang tinig na pinapahayag ko sa social media, at dumating na ang espiritu ng pagkaunawa natin bawat isa. Upang dumating na ang kagalakan at kapanatagan sa puso't isip natin at katiyakan sa pagparito niya eh. Nag-iintay na lang tayo na kumahayag siya sa alapaap, mahayag na rin tayong kalarawan niya. Na ibinigay siya ating gantimpalay kagalakan, di malinit at di mapapantayan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po dahil yung mga ligaw eh, nanarating ligaw eh, hindi alam kung saan patungo yung ligaw eh. Alam niyo, nabubuhay sa katotohanan na may tanda ng patotoo. Alam mo, direction eh, kung saan naroon yung tagapagligtas, doon tayong lahat eh. Hindi na tayo ligaw pa. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin? Maraming lilitaw na mga magpapanggap na sila isinugo ng tagapagligtas. Ang sabi ng tagapagligtas, huwag na tayo makinig sa kanila eh. Sino ho ang nagukit sa puso natin? Nang tanda ng patotoo. Ang tagapagligtas natin, amen po ba? Siya nag-alay ng kanyang buhay sa ating lahat eh. Sa sino ang nakakarinig? Jesus Christ is the greatest leader of our faith. Siya lang ang nagbibigay sa atin ng ratings. Siya ang nagbibigay sa atin ng crown. Siya magbibigay ng everlasting life. Kanino mang pangalan, wala nang tayong masusumpungan pa. Kaya napakadakila nung John 3:16, ang sumampalataya ay walang hapon. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Amen po ba? Amen. John 3:16, 17, 18. Nahanap ng ating Ama yung tunay na tatalima sa Espiritu at katotohanan. Unawain natin yung Espiritu at katotohanan. I-demonstrate ng Panginoon Diyos yan, tinatunayan ng buhayin niya maguli sa maraming mga bansa. Ipinakilala niya, siya ba ang nagpatunay? Amen po ba? Kaya yung last days, eto na'y last days. Ipinapangaral sa maraming mga bansa ang pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Darating ang wakas. Huwag na natin hintayin pa na masindak tayo sa takot. Ano po? Huwag na natin hintayin malito pa tayo sa takot. Like for example, way back, Hamas and Israel, huminto na ilang oras, ceasefire. Pag nagputo ka, nakikita natin yung mga tao. Litong-lito na, hindi na alam kung saan tatakbo, hindi na alam kung saan cover para maligtas. Huwag na natin hintayin, dumating pa tayo sa ganung bagay. Narinig na natin yung katotohanan na pinapangaral sa social media na walang bayan. Titingin ako sa inyo ng mata sa mata. I-share sa inyo yung status ko. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest first commandment. And the second commandment. Love your neighborhood. Narinig niyo po? Ito yung pag-ibig ko sa kapwa ko tao. Nagte-testimony all over the nations. In the seventh continent, worldwide. Narinig niyo po ako?
Naririnig niyo po yung Mary Lass yun sa tagapagligtas, yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan ng tagapagligtas sa katwiran ng isinugo. Dahil pinapangalan ng isinugo ng Panginoon ng mga hukbo yung dinemonstrate ng ating tagapagligtas na nahayag siya sa ikatlong araw na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya nagpapatotoo yung watchman servant na isinubo, na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan ng ating isang Diyos na tunay na paniniwalaan at ikabubuhay yung maririnig nating patotoo. Amen po ba? Amen. Makipaglaban na tayo sa mga antikristo sa mundo. Ano po? Ginagawa nila kalakalang banal na kasulatan, kaya nagalit at napunta ang Panginoon Diyos, kaya maraming mga bansa ay nagkakaalit-alit ngayon eh. Inilihim ito ng mga nakaaral ngayon. Tinutulan na sila ng Panginoon Jesucristo ngayon, yung mga naglihim ng tanda ng patotoo. Saan naganap ito ngayon? Saan magmamaterialize ang katotohanan? Iisa lang ang pangalan ng bahay na maluwalhati na pupuspusin sa kaluwalhatian ang huling tahanan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Isa lang ang binigyan ng pangalan ng isang Diyos na tunay na gamitin natin yung kanyang banal na kalooban sa kanyang banal na kaharian sa iglesia ng bundok ng Sion at kinaganda niya ng tahanan sa langit. Yung bawat tatalima at maglilingkod at mabubuhay ng may pananampalataya. Buong tapang na ikabubuhay natin ito dahil hindi malirip at di matutumbasan ang kayamanan ng mundo ang gantimbalang pinagkaloob sa bawat mabubuhay at maghihintay sa muli niyang pagparito. Naririnig niyo po ako? Amen. Nakagagalak po sa mga may pandinig. Nagagalak ako sa Panginoong Jesucristo na ako itayo sa harapan niyo at ibukay labi ko at ihayag ko ang katotohanan upang tayo mapagpala sa paniniwala at kaligtasan natin bawat isa at nakatyak na tayo dahil talagang marami pang darating na mangyayari na sinabi sa mga banal na propeta. Bago pa tayo nanong matutupad na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, inihanda niya na tayo upang tayo ay mapayapa na at mapanatay na at huwag na tayo makilos at huwag na tayo datang ng nakasisindang na takot at panginginig sa mga darating na mangyayari at matutupad na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ako? Amen. Panahon na para magpakatabang at magpakatatag at magbulay-bulay tayo araw at gabi. Manatili tayo sa kahatulan, sa palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Humibig tayo, sumangguni tayo araw at gabi. Makipaglaban tayo sa mga espiritu ng kadiliman sa ilalim ng silong ng mga langit. Hindi madali tumanggap ng karangalan galing sa langit. Nakikipaglaban sa kadiliman ng sanlibutan ang pinagkakalooban ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na ang buntok ng sayo ng silyato pag nagdiriwang, may naalala ang ibinigay na tanda pagka tayo'y nagdiriwang. Amen po ba? Tayo ang mabangong alay na bunga sa pagkapanganay. Naunawa po ba natin lahat? Saan ang galing yung pagiging bunga natin? Sa isang Diyos na tunay natin eh. Sa Kanya lang manggagaling yung pagiging breathing natin spiritually eh. Amen po ba? Amen. Kanino bang pangalan? Wala naman tayong masusumbungang pangalan ah. Isa lang ang binigay ng pangalan sa kaligtasan ng marami. Nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo na bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit eh. Pinagiging ganap sa paniniwala, pinasasakdal, pinagiging perfect sa paniniwala. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Dadapuat lang ang silapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay.
Amen po ba? Huwag na natin hintayin. Malito pa tayo sa nakakilabot at nakasisintak na takot na darating sa mundo. Ano? Naririnig na natin yung katotohanan eh. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng mga nakakarinig eh. Huwag na natin itong pagmalakihan. Ano pa? Magpakababa na tayo ngayon. At paano kung dumating yung tagapagligtas sa kapal mo tayo kikilos? Hanggat malakas tayo, ipamuhay natin itong katotohanan na hinahanap tayo ng ating Ama na tayo ang tatalima sa hula ng mga banal na propeta. Nangyari hula, nasulat sa banal na kasulatan. Sinaksihan ng mga banal na apostol ng pundero ang katotohanan. Manindigan po tayo. Huwag tayo manindigan sa mga haka-haka ng salimutan. Manindigan tayo ng may tapang na pinaniniwalaan natin ang hula ng mga banal na propeta. Yung prinsipyo, manindigan tayo sa salita ng Panginoon Diyos na nangyari sinabi sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagala ito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Kaya may kawan pa dito sa mundo na yung kawan pinapastor na ng tagapagligtas. Ano ho pangalan ng kawan? Eh tayo kawan ng tagapagligtas, yung maawit ng bagong awitin. Tayo ang pinagtutubos, natupa ng tagapagligtas natin. Kung saan siya naroon, doon tayo na. Amen po ba? Amen. Nakilala niya kung ano pangalan ng kawan. Iglesia ng bundok ng Sayon na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ipinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Sinabi niya ng Panginoon Diyos na ipakikilala yung mga tumatalima na tunay na mga lingkod ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At sinabi rin ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, kahalili ng ating kahihiyan dito sa mundo na pinagtitiisa natin. Karangalan, unlimited. Everlasting yung karangalan na dalawin. Amen po ba? Amen. Kaya ako po yung nagagala kung paano kong tumanggap ng award dito sa gobyerno, sa national housing, ano po? That is the fruit of our prayer in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Upang ganapin namin yung pagdiriwang at ihasik namin yung katotohanan sa kapwa-tao namin. That is the fruit of prayer day and night. Ito hong celebration ng Sayon. Ito ay isang marumdrom na pagdaig at paghingi at paghiling sa isang duka at hama, mangmang na kalagayan at mahinang kalagayan. Pero to God be the glory in this place that is answer prayer upang pag nagdiriwang ang mga itinalaga nung una, ipaghiyawan sa social media ang walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo na sa isang hamang na kalagayan pinagkalooban ng pagiging award sa Estado ng Gobyerno, National Housing Authority, may ginamit siya mga instrumento para makareceive ng pagiging award dito sa Estado ng Gobyerno at sa pamamagitan din ng paniniwala isinugo ang tagapagligtas upang maging award tayo sa Heaven. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po. Ganyan po itong pagdiriwang ng bundok ng Sayon dito sa Kaligid Norte Subdivision National Housing Authority. That is that grace in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Hindi pang sariling paggamit itong ginagamit natin to, kundi ito yung tungkulin natin bilang tao na i-explore natin. I-preach natin yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. That is love your neighborhood. Amen po ba? Amen. Hindi pang sarili, kundi love and compassion to others para makatiyak tayong lahat. Na sa huling, sa last chapter ng yugto ng paglalakbay natin, malinilig natin ang tinig ng ating isang Diyos na malalubos
na sa Kanya tayo magiging bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap tayo sa paglalakbay natin sa maliling na dako ng sanlibutan at binibigyan tayo ng buhay na pag-asa, kagalakan, katiyakan ng ating kaligtasan. Alos, hindi ko po madara ang presensya at pag-ibig ng Panginoong Jesus sa buong mundo. Kaya, sa lahat ng may pandinig, unawain po natin mabuti at ang batong panulog, ang banal na kasulatan, hayag na hayag, that is breakthrough, good news, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, na ang banal na kasulatan inilagay sa banal na bundok ng Sayon, ang sumampalataya ay hindi mapapaya. Amen po ba? Amen. Darako po ako sa pangit na yung magaganap na nakita ni Apostolo Juan, pinakita sa kanya. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 7, sa mga may pandinig, sa mga iniimbitahan ng tagapagligtas sa paniniwala, unawain na po natin, mapalad ang nakakarinig at tutupad ng aklat ng hula na ito, sapagkat ang katuparan ng aklat ng hula na ito ay yung ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo na binabalita ko sa maraming may pandinig upang wala tayong maging dahilan. Sino ba? Amen po ba? Ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang nakita sa panahon ng kawakasan na ang Cordero in Book of Revelation chapter 14 verse 1 at ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon na pinamumunuan niya yung 144,000 at yung mga nalalabi na kaya pinapangaral ang tanda ng patutuo, tayo ang kapupunan ng 144,000 na naglalakbay sa mandilim ng sanlibutan at tinubos sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan na mga taong bago na nagpupulong na inaalala natin ang tanda ng patutuo ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Ang sabi sa ating lahat, listen carefully, people of Zion. Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Nakawaan po ba natin, yung narinig natin, na paniniwalaan natin, na iisa lang ang denomination na paniniwala ng maraming mga nakakarinig ng kanyang tinig, centralized in the seven continent, through social media, Jesus Christ is the greatest good news. Amen po ba? So maraming pong salamat sa lahat ng mga believers at participants ng Panginoong Jesucristo na dumating ang Espiritu ng pagkaunawa, ang kabusugan, ang kauhawan na mapapawi na yung kauhawan natin sa paniniwalang espiritual. So, binabati po namin kayong lahat na kapayapaan ay sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, kung ating pakakainatan sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip, ang lahat ng mga bagay, ang mga mabubuting salita, ang mabubuting balita na nagbubuhat sa banal na bundok ng Sayon, tayo makakaasang ganap at tunay na ang Panginoon ng mga hukbo, ang ating Panginoong Jesucristo ay mamamalagi sa atin hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya patuloy tayong magpasalamat, patuloy natin dakilain ang ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King, Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh.
Nagagalak kaming patuloy sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siya ang aming mabuting pastor. Nagagalak kaming Panginoon sapagkat sa pamamagitan niya ay ikaw na ang nangangasiwa sa aming mga lakad dito sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ito ang naging aming buhay. Ito ang nagbigay sa amin ng dakilang kapanagatan ng lahat ng mga bagay na aming sinasampalatayanan na sa ano pa mang kaparaanan, sa takdang kapanahunan, mahayag ang mga anak ng Diyos ayon sa kaluwalhatian ng aming Panginoon. Amen. Salamat Panginoon, ito ang mabuting balita na patuloy na suma sa amin, na patuloy namin isinasamo sa iyo na maging gayon din sa lahat ng aming mga kapatid na nangalat sa buong sa libutan. Naniniwala kami Panginoon na sa pamamagitan ng iyong dakilang at bagal na kapangyarihan, ito yung mamumutawi sa lahat ng bibig ng mga taong hihirangin ng maging bahagi ng iglesia ng banal na Panginoon sa iyo. Amen. Ikaw ang iyong pakamahalan at buong kapangyarihan upang tawagin ang lahat ng nangaligaw ng mga kapatid namin upang palayain mo na ang bawat isa sa pagkakaalipin nang walang kabuluhang paraan ng pananampalataya sa pinanis na namin sa salibutan. Amen. Salamat Panginoon, ikaw din ang mabuting pastor na nagbibigay sa amin ng kalayaan sa pagkakaalipin, na nag-iingat sa amin sa araw-araw, na namamagitan sa kalagayan ng lahat ng mga banal, na ikaw din ang aming pastor na patuloy na magpatuloy na namamagitan sa lahat ng ikabubuti ng lahat ng iyong mga hihirang. Amen. Salamat Panginoon, ang mabuting balita ay patuloy na maitatanyag sa buong salibutan sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman na ipinabaw mo sa amin sapagkat ito ang aming karapatang pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming mga kapwa. Amen. Salamat Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin tinatasang aming pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga galak tayo mga kapatid. Na magsipagsabi na. Amen! 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 Amen.